Masayang araw, mga ka-channel! And welcome sa Kuyaotic TV Tagalog Tutorial. Pagkatapos nga nating i-discuss yung about sa ating what is interlock dito, pinaliwanag natin dyan kung ano ba yung interlock at yung different kinds ng mga ating interlock. Ngayon, gawin naman natin yung application ng ating electrical interlock sa isang control circuit. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe and also click on the notification bell para lagi kang updated. Manotify ka dyan sa ating mga bagong upload. Kaya mga ka-channel, our topic for today o yung pag-uusapan natin is about sa application ng ating electrical interlock sa ating control circuit. Diretso tayo dito sa halimbawa ng diagram ng ating control circuit. Napaka-importante mga ka-channel na kapag meron tayong diagram, lalo na rito sa ating electrical diagram ng ating control circuit, ay nabivisualize natin kung ano yung nangyayari o yung magiging flow ng ating kuryente dito sa ating control circuit. Halimbawa nga nito, meron tayo ditong stop push button at meron tayong start push button na nakakunik sa ating contactor number 1. Tapos meron tayong push button which is connected dito sa ating contactor number 2. Ito yung magiging flow ng ating kuryente. Halimbawa, i-start natin ating push button number 1. Magpo-flow yung kuryente dito, papasok siya rito sa ating contactor number 1. Pag i-start natin to, aandar yung ating K1. Ibig sabihin, hindi pa umaandar yung ating K2 dahil hindi pa natin ini-energize yung ating push button para sa ating contactor number 2. Kapag ino natin to, aandar din yung ating contactor number 2. So sa madaling salita mga ka-channel, pag ini-start mo tong push button number 1 at ini-start mo tong ating push button number 2, dalawa yung contactor na aandar sa atin sa isang operation. Base nga dun sa ating control circuit. Ipakita natin mga ka-channel yung magiging actual niya. Ito yung ating stop push button. Ito yan. Kapag in-start daw natin yung ating push button number 1, aandar daw yung ating contactor number 1, which is ito yon. Ito yung ating start push button. Start natin. Umandar yung ating contactor number 1, nag-indicate yung ating pilot lamp. Hindi pa umaandar yung ating contactor number 2 dahil hindi pa natin pinupush yung ating push button para sa ating second rung ng ating control circuit. So ito yung ating push button, i-on daw natin to para umaandar yung ating K2, which is ito ngayon. Pindutin natin, i-start natin yung ating push button number 2. Mamamatay lang yung operation na yan kapag pinush natin yung ating stop push button. Ito yon. Nag-off na yung operation ng ating dalawang contactor. Ano yung magiging purpose ng interlock dito sa ating control circuit? Base nga dun sa napag-usapan natin dun sa last tutorial natin mga ka-channel about sa what is an interlock, yung interlock daw ay nagpe-prevent ng unintended operation or ng unintended action. Lalagyan natin to ng interlock para makita natin kung ano yung mangyayari dun sa ating sequence kapag nilagyan natin ng interlocking itong ating control circuit. Halimbawa, maglagay tayo rito ng ating interlock. After
natin mailagay yung ating interlock dito sa ating circuit, tignan natin kung ano yung magiging operation naman ng ating control circuit kung meron na tayong interlocking na nilagay sa ating first rung at dun sa ating second rung. Kung dun sa ating operation kanina na ginawa ay sabay yung ating K1 at yung ating K2 na umaandar, dito ngayon sa ating interlocking, halimbawa, ito na, i-start natin yung ating start push button, magpo-flow yung kuryente rito, gagana yung ating K1. Ang magiging kaibahan nito, mga ka-channel, dahil yung K1 natin ay naka-interlock dito, itong K1 na normally close ay mag-open dahil umaandar yung ating contactor number 1. Ganon din yung sequence dun sa ating second rung. Kapag i-start ko yung push button dito, magpo-flow yung kuryente, gagana yung K2, pero dahil nakalagay yung K2 dito sa taas, na normally close, umaandar yung ating K2, mag-open tong ating normally close K2, kaya hindi mo ma-operate yung ating first rung. Tignan natin sa actual, mga ka-channel, kung ganun nga ba talaga yung mangyayari. Ito yung ating K1 at ito yung ating K2. Ito yung ating stop push button, tulad kanina, simple rin yung operation natin. Ito yung ating start push button. Ito yung ating start push button. Pag i-start natin to, gagana yung ating K1. Umandar yung ating K1, nagbigay ng ilaw yung ating indicator lamp. And then, pag i-start natin yung ating push button number 2, hindi siya gagana, hindi siya aandar. Unlike yung kaninang ginawa natin, sabay silang aandar yung ating K1 at yung ating K2. Pero dito, sa interlocking na to, kahit pindutin mo tong push button number 2, hindi siya aandar. Bakit? Kasi yung K1 natin ay nakakonect dito sa ating K2 na normally close. Umaandar yung coil ng K1 natin, kaya automatic itong normally close na to ay mag-open. Kaya kahit pindutin mo yan, hindi dadalo yung kuryente rito dahil ito'y open. Putol yung circuit mo padating dito dahil gumagana yung ating K1. Tapos ganun din yung ating K2. Paano mo mapapaandar yung ating push button number 2? Kailangan mo munang i-off yung ating push button para mag-close yung circuit na nandito. Off natin yan. Saka mo palang mapapaandar yung ating contactor number 2. Yan palang gagana yung ating K2. Kailangan mo siyang i-off para mapaandar mo yung ating K1. I-off mo para mapaandar yung K2. I-off mo, paandarin mo yung K1. Off mo, paandarin mo yung K2. Ito rin yung application, mga ka-channel, ng ating forward reverse magnetic starter. Ito rin mismo yung control circuit ng ating forward reverse. Halimbawa, itong K1 mo ang forward at itong K2 mo ang reverse. Stop, forward, stop, reverse. Stop, reverse, stop, forward. Stop, forward, stop, reverse. Stop, forward. Ito yung application ng ating interlock sa ating control circuit. Paano naman kung ganito yung nangyari sa ating circuit? Kung ganito nga yung naging way ng ating diagram, yung kanina, kapag i-start natin yung ating K1, kailangan natin i-off yung ating push button para mapaandar yung ating K2. Sa ganitong uri ng diagram, mga ka-channel, yung operation nito ay vice versa. Pag i-start natin yung ating K1 at pinundot natin yung ating push button number 2 para sa ating K2, automatic na mamamatay yung ating K1. Ganon din yung operation kapag pinundot mo yung push button number 2 at pinundot mo naman yung start push button para sa K1, automatic naman na mamamatay yung ating K2. Tingnan natin, mga ka-channel, dun sa ating magiging actual. Ito ulit yung ating stop push button. And then ito yung ating start push button para sa contactor number 1. I-start natin yan. Umandar yung ating K1 o yung ating forward na tinatawag. Tapos, kanina, kailangan natin i-stop para makapag-reverse tayo. Sa ganitong diagram, hindi na natin kailangan mag-stop. Pindutin lang natin yung reverse, automatic nalilipat kagad yung connection ng circuit papunta rito. Forward, reverse. Forward,
Reverse. Forward. Reverse. Stop. Unlike nga sa pinaka natin kanina, kailangan mo muna mag-stop, dito hindi na. Diretso mo nang gagawin yung forward reverse ng ating operation. So sana mga ka-channel ay nakatulong itong ating tutorial about sa ating interlock sa ating control circuit. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo mga ka-channel sa patuloy na pagsuporta dito sa ating Kuya Otip TV. At sana patuloy niyong tangkilikin yung ating tutorial about sa ating mga electrical and mechanical skills. So maraming salamat ulit mga ka-channel and see you sa ating next Tagalog tutorial.